farm, your honor. Oh, diva, nakilalalala na rin tayo. Grabe, uso yon. Happy morning, everyone. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko po inassemble ang ganito kagandang cake. Pero bago yan, samahan nyo muna ako sa grocery. Saglit lang, isang pitik lang. Bibili lang ako ng mga konting ingredients. Yan. Asukal, grabe guys. So, ang mahal na ng presyo ng asukal ngayon. At kailangan ko ng lactose-free na butter. Bumili na rin ako ng iba pang machichibog. Hoy! Grabe talaga yung mga nakikita ko sa Facebook, guys. Ano ba nangyayari na dyan sa Pilipinas? Bago nga po pala ang lahat, ako nga pala si G and I live in Norway for many years. At bago ako magsimula, alam nyo na ang ritual ko, kape muna bago ang lahat. Pampasigla, pampagising, at pagtanggal ng katamaran. Nakita nyo naman, guys, tapos ko ng macram coat at ngayon ay nakoveran ko na ng fondant ang ating cake. At ang order sa akin ay 2-tier cake at ang kanyang team ay unicorn. So after ko mabalutan ng fondant yung ating pinaka base ng cake ay nagcut ako ng mga strips na fondant, iba't ibang kulay po yan, at isa-isa ko siyang idinikit sa ating pinaka base ng cake. Naka-twirl po yung pagkaikot ko sa kanya at alternate yung kulay niya. Sa totoo lang, madali lang naman talagang gawin yung cake. Ang nakatagal lang talaga ay yung paisa-isang dikit ko tapos magkakaiba pa yung kulay niya, alternate kasi dapat. Kasi nga po ang team ng cake na to ay unicorn. Pag sinabing unicorn, ang kanyang mga kulay ay mala rainbow. Iba't ibang kulay po yun. And for sure, alam na mga bakers to, alam na mga kids. Fast forward, eto na po yung aking mga natapos. Oh, diva, bongga. So after ko mailagay lahat yung mga color, ay ipinatong ko na yung ating second tier. Bago ko ipinatong, nilagyan ko muna ng mga support dowel yung pinakagitna para hindi mag-collapse yung ating cake. And inilagay ko na yung ating unicorn topper. Diba ang cute-cute niya? May konting blush on, and then nilagyan ko lang po ng gold yung kanyang pinaka-horn. At isinunod ko nang inilagay yung iba pa mga toppers kagaya nito. Yung number 7 is made the fondant, at yung hawak ko ng na name cardstock ay gawa ko lang po yan. Meron po kasi akong cry cut machine, kaya madali pong gumawa sa akin ng mga ganong klaseng cardstock toppers. Grabe, sa ganitong business, kailangan talaga mag-i-invest ka ng mga tools and equipments, yung mga gamit para maganda yung kalalapasan ng cake. And yes, natapos ko na po yung cake. Sana po nagustuhan ninyo. Bago tayo syempre magpaalam, manuwa aura-aura muna ako, diba? Please follow for more. And always remember, no matter how busy we are, don't forget to enjoy life. See ya!